ating theme ay patungkol pa rin sa family. Family matters sa ating mga buhay. Kaya ang ating title sa umagang ito is Raising a Godly Family. Doon po sa ating binasa, ang ibig sabihin po to be righteous means that we love the Lord and walk with Him in obedience to His word and with true repentance when we fail. We are in the right standing with God through faith in His Son Jesus. Ibig sabihin, nakatayo tayo sa tama, no? Sa katwiran ng Diyos, sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa John 14:23, Jesus replied, "If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love them and we will come to them and make our home with them." Pero ang nakakalungkot po ng katotohanan sa panahon ngayon, no? Nakikita po natin, napakaraming pamilya na dysfunctional. Napakaraming po mga pamilya na magulo at wasak. Dahil sa iba't ibang kadahilanan. Mga pinag-ugatan ng problema na napakahirap na ayusin maliban lamang na makikialam ang Diyos at pinapahintulutan nila ang Diyos na maghari sa bawat pamilya. Kaya tingnan po natin ang survey. Sa US po sa 2019, no, yung divorce rate per 1,000 people. Almost 50% of all marriages will end in divorce and separation. No? Almost 50%. 41% first marriage end in divorce. Ibig sabihin, sa unang pag-aasawa dahil legal ang divorce sa United States, 41% nag-end sa divorce. Then 60% second marriage end in divorce, no? Akala nila pag pangalawang pag-asawa mas maganda, nag-e-end pa rin sa divorce and almost 60%. Ang matindi pag nagpangatlo pa yung kanilang pag-aasawa, it ends 73%, no? End in divorce. At sa Pilipinas po, 10% ang legally annulled. Kasi wala pong divorce sa atin, walang batas na divorce, pero may annulment. Pero ang nakakapagpaanal lang sa atin, yung may mga kakayanan ng magbayad dahil inaabot yata ng 200 to 300,000. Kaya ibig sabihin, yung mga yung statistic ng legally annulled is 10%. Pero yung mga illegally separation, napakalaki po. Dahil hindi naman na nai-re-report yun, dahil illegally nga. Naghihiwalay na pagka hindi nagkasundo ang mag-asawa at wala nang pag-asa na maayos, nagkakahiwalay na, pero hindi po yun nakatala sa survey. Kaya malaki po ang rate, lalo na sa mga cases ng OFW na katulad natin, napakalaki po ang percentage ng nawawasak na tahanan. At ang matindi po nito, meron pong consequence kapag ganito ang kahihinatnan ng isang pamilya. At tingnan po natin, happening every day. This is happening every day in the United States, no? 1,000 unwed teenage girls become mothers. Tingnan po natin, no? 1,000 every day. Nagiging ina sa pagiging teenager pa lang, nagiging ina na sila. Dahil karamihan dito ay result ng separated parents. Then 1,116 teenage girls get abortions. Ibig sabihin, sa isang araw, umaabot ng 1,000 rin ang nagpapa-abort ng mga bata. At ito'y napaka-delikado sapagkat hindi safe ang magpa-abort talaga at ibawal ito. Kaya umaabot na may mga namamatay sa abortion. And 4,219 teenagers contract sexually transmitted disease, no? Etong matindi. Dahil doon sa fornication o premarital sex at mga kabataan, inaabot 4,000 yung nagkakaroon ng sakit, no? Sexually transmitted disease. At matindi ito na nakakasira ng buhay ng mga kabataan. 500 adolescents begin using drugs. Imagine, no? 500 every day.
ang may dadagdag na gumagamit ng drugs. And 1,000 adolescent begin drinking alcohol. Mga umiinom na mga kabataan, inaabot ng 1,000 sa isang araw. 135,000 kids bring guns or other weapons to school. Nagdadala sila mga ganito kababata pa dahil hindi nila alam na masama o hindi sila naturuan. At 3,610 teens are assaulted. They are being harmed. Nasasaktan sila and 80 are raped every day. Alamin natin, ito'y resulta ng hindi maayos na paghawak ng isang pamilya. Then 2,200 teens drop out of high school. Mga kabataan, bigyan natin ng halaga itong ating pinag-aaralan dahil kayo ang gagamitin ng Diyos na magpakita ng generation of godly children. Then 16 commit suicide. Nakakalungkot po, pero this is the truth. Ito yung katotohanan na nangyayari everyday sa US at maging sa iba't ibang dako ng mundo ito. At hindi natin alam, sa Pilipinas, marami din ang nangyayari. Maraming nagpapakamatay, marami ang tawag nito yung na-relay, iba't ibang klase ng pinagdadaanan ng mga kabataan dahil hindi naaalaga ng maayos ang mga anak. Kaya po, mahalaga sa ating Diyos. Sabi niya, when God makes His home in us, we desire to make our home all about Him. Kaya kapag tayo nagtayo ng pamilya, dapat kasama natin ang Diyos sa pagtatayo ng pamilya. Amen? Building our home and family, anything less is a waste of time. Kapag tayo lang ang gumagawa ng pamilya natin na hindi natin kasama ang Diyos, ito'y walang kabuluhan. Ang sabi ng Diyos sa kaniyang salita sa Psalms 127 verse 1a, unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Maliban nga na si Yahweh ang magtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay walang kabuluhan. Do you agree with me? Na kapag hindi natin kasama ang Diyos sa pagtatayo ng isang pamilya, ito'y walang kabuluhan. Walang patutunguhan, kundi kasiraan o kaya'y malungkot ang kahihinatnan ng isang pamilya na hindi nangunguna ang Diyos sa isang tahanan. Gaano man tayo kaparaan, gaano man tayo kagaling na provider, gaano man tayo karunong na maghanap buhay, kundi natin kasama ang Diyos at hindi natin hinahayaan na pumasok ang Diyos na maghari sa isang tahanan, ito po'y mauuwi sa walang kasaysayan at kabuluhan. When God's design for a family, He made it ideal. Ang gusto ng Diyos na isang pamilya ay masaya. Kaya, what is God's design for a family? Ano yung disenyo ng ating Diyos sa isang pamilya? At the heart of God's design for a family, God created marriage first, no? It was His intent for a man and a woman to share life of companionship and intimacy. Ito yung gusto ng Diyos. Nung nilikha niya ang tao, gusto niya at si Adan at si Eva, gusto niya magkasama sila sa hirap at ginhawa. At ang design ng Diyos pa rin sa isang pamilya is to reproduce a godly heritage, no? Yung mag-i-inherit yung mga bata, godly children, ang gusto ng ating Panginoon. Kaya noong sa Book of Genesis chapter 2 verse 20 to 23, nang nabigyan na ni Adan ang lahat ng pangalan ng lahat ng ibon sa himpapawid at hayop, ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. Kaya nakita ng Diyos na malungkot siguro si Adan dahil nag-iisa siyang tao, mga kasama niya puro hayop. Ang sabi niya, kaya pinatulog ng Panginoon ni Panginoong Yahweh ang tao, samantalang mahimbing na natutulog si Adan. Kinuha niya ang isang tadyang nito, kinuha ng ating Panginoon ang isang tadyang ni Adan at pinaghilom ang lamang sa tapat niyon. At ang tadyang na yon ay ginawa niyang isang babae na siya ay si Eva. At dinala niya ito sa lalaki. Kaya sinabi ni Adan,
Sa wakas, narito na ang isang tulad ko. Sabi niya, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Kaya babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya ay kinuha. Ganito po ang istorya. Kaya nabuo ang isang pamilya sa pamagitan ni Adan at Eva. Nakita natin, do you see God's plan sa isang pamilya? Ang gusto ng Diyos, He want to carry His blessing by keeping the way of the Lord. Gusto ng Panginoon na pagpalain ang pamilya. Sa umpisa pa lang, yun na yung iniisip ng Diyos. Kaya niya nilikha ang mundong ito para ang isang pamilya, siya yung mag-e-enjoy sa creation ng ating Panginoon. Napakaganda ng plano ng Diyos. And we see that today, families that serve the Lord together and shine the light of their faith through faithfulness, love, and compassion. At sabihin natin, pwede niyong isulat sa mga comment ninyo na, families that serve together will shine forever. Amen? Luma na po yun, stays together. Ulitin po natin, families that serve together will shine forever. Tunay po na magsha-shine ang bawat pamilya na nagsaserve kay Lord. Amen? At hindi lamang magsha-shine, kundi God bless forever ang isang pamilyang nagsaserve sa Lord. Pero it is so sad when families fall apart, no? Yung pagka meron ng problema sa isang pamilya at hindi na naaayos, yun po ang nakakalungkot. Ngayon po, how to raise a godly family? Paano ba itong ating theme kanina na raising a godly family? Ang gusto ng Diyos, mag-raise up ng godly couple at hindi lang yun, mag-raise up ng Diyos ng a generation of a godly children. Dapat mas marami, mas nakakalamang ang mga pamilya na maka-Diyos sa mga pamilya na hindi maka-Diyos. Amen? At dapat sa ating mag-umpisa yan, sa church ng Diyos, mag-uumpisa ang isang pamilyang matatag. Ang isang pamilyang may pagsamba sa Diyos at may banal na pagkatakot sa Diyos. At kung hindi natin uumpisahan, kailan pa natin uumpisahan? Life is getting worse every day. Pasama na ng pasama ang mundong ito. Kaya kailangan na po na this is the time to start raising a godly family. Kung may mga pagkukulang, may mga gusot sa isang pamilya, kailangan ayusin na ngayon din.